Kaibigan ng Batangan. Siyudad ng Santo Tomas. Sakop ng Arsidiosese ng Lipa. Kabilang sa Bikaria 13. Halina't kilalanin ang parokya ni Santo Tomas de Aquino. Ang parokya ni Santo Tomas de Aquino ay matatagpuan sa lungsod ng Santo Tomas, lalawigan ng Batangan. Sinasabing ang lungsod na ito ay itinatag ng mga misyonerong Dominikano at ipinangalan sa karangalan ng tanyag na Dominikanong teologo na si Santo Tomas de Aquino. Ang parokya ay naitatag na noong 1606 bago pa man maging ganap na bayan ng Santo Tomas. Sa pamumuno ng mga paring naitalaga rito, patuloy na pinaglilingkuran ng simbahan ang mga parokyano. Sa paglipas ng panahon mula sa pagkakatatag nito, unti-unting naitayo ang simbahan sa pamumuno ng iba't ibang mga kura paroko. Sinasabing noong taong 1807 ay naitayo ang batong simbahan na may bubong na pawid. Naidagdag ang kampana at bubong na tisa at naipagawa naman ang kumbento ng parokya. Sa pagdaan ng maraming taon, ilang mga makasaysayong pangyayari na ang naganap sa parokya, na sadyang nagpatatag sa mga parokyano at nagpalago ng pananampalataya ng bawat isa. Isa na rito ang pamamalagi ni San Ezequiel Moreno bilang pura paroko ng simbahan. Taong 1879 hanggang 1880, sa loob ng 6 na buwan, namalagi si San Ezequiel Moreno dito sa ating parokya bilang kura paroko na kung saan sa maikling panahon ng kanyang paglilingkod ay ipinamalas niya ang pagdamay sa mga may sakit at nangangailangan. Bukod pa ron, ang patuloy na pagpapagawa at pagsasaayos ng simbahan, gayon din ng buong bayan, ay naging makasaysayan at pinagbukod-tangi ang lungsod ng Santo Tomas sa pamamagitan ng pagpapalit ng mga lumang pangalan ng mga baryo upang maging pangalan ng mga santo. Isa pa sa mga makasaysayang nangyari sa parokya ay noong panahon ng Amerikano, na kung saan pinamalagian nila ang kumbento dahilan ng paglipat ng mga namamalagi rito. Alam ninyo, noong taong 1945, itong kinatatayuan ng simbahan natin na ito, tsaka yung ano ng STA na yan, dahil pinabunggaran ito ng mga Hapones, dito na andirito ang mapakaraming Hapon. Ngunit upang palayain ang bayan mula sa pananakop ng Hapon, nakasama ang simbahan at kumbento sa binomba ng mga Amerikano noong taong 1945. Mula sa kalunos-lunos sa pagsabog, 15 madre mula sa Servants of the Holy Spirit na nooy naglilingkod at lumalagi sa pamparokyang eskwelahan ng Santo Tomas ang nasawi sa pagsabog. Ang imahe ng Mahal na Birhen ng Lourdes at imahe ni San Jose na kasama ang Batang si Jesus ang tanging nakaligtas sa pagsabog na naging matibay na pundasyon at sandigan ng mga mananampalataya ng parokya. Sa pagpapala pa rin ng Diyos, muling nakabangon ng simbahan sa pagkasira mula sa 2 digmaang pandaigdig sa tulong ng mga mamamayan at ng kanilang masiglang pananampalatayang Kristiyano. Kasama ng pag-unlad ng simbahan, marami nagsasabi ang simbahan nating gusali ay gumaganda habang tumatagal sa malasakit ng mga nagiging parish priest. Pero doon ko rin po nakita na hindi lamang ang simbahan gusali ang gumaganda at umuunlad, kahit po ang pananampalataya ng tunay na simbahan ang tao. Dahil sa ako ay graduate ng St. Thomas Aquinas, lumaki kami sa dito sa school na palagi na lang kailangan pupunta sa simbahan bago pumasok ng school. Kaya naging lumalim yung pananampalataya. Nagsimula po akong maging active sa simbahan nung kami po ay maging miyembro ng Mediatrix, Our Lady of Mediatrix. Doon po kami nagsimula, nag-una-una yung mga nagko-connecta, hanggang sana po ito kami tinuro ang kaming bumasa.
sa kabilang dako, kumahalagang araw naman para sa parokya ang pag-uusapan. Isa sa mga ito ang piyesta. Si Santo Tomas de Aquino ay patron ng mga estudyante na siya yung sinasabi na siya pinakamatalino sa mga banal at pinakabanal sa mga matatalino. Sa patuloy na pagkilala kay Santo Tomas de Aquino, hitik na sa inspirasyon at karanasan ng mga parokyano sa tulong ng ating patron. Kung ating mga magulang ay ang ating inspirasyon din sa lupa, si Santo Tomas naman ang ating inspirasyon sa langit. Kasi Santo Tomas ay isang inspirasyon sa akin bilang isang estudyante, bilang isang altar server na naglilingkod sa dambanan ng Diyos, na ipagpatuloy na matuto, ipagpatuloy na lumago sa mundong ito bilang isang mag-aaral at bilang isang alagad ng Diyos. Then, ako bilang isang estudyante, na-inspired ako ng story niya. Kasi yun nga, kahit anong tukso, kahit anong dumating sa kanyang pagsubok, naging matatag lang siya. Nang dahil sa kanya, andun yung, kasi determinado siya na sa pag-aaral niya, nandun yung determination ko na kailangan kong makapagtapos kasi siya na kaya niya. Sa pagtuturo po namin, ginagawa po namin siyang huwaran. Ginagawa po siya namin na para kami maging matatag sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay. At dito rin po sa aming pag-aaral, hindi lang pala ang mga bata ang aming natuturuan. Kahit ako po mismo sa aking sarili, sa patuloy na pagkakilala ko kay Santo Tomas, lalo lumalim yung debosyon ko sa kanya. Kasi yun nga po yung sinasabi na si Santo Tomas ay napakatalino. Dahil yung kanyang katalinuhan, hindi niya ginamit sa ibang paraan, kundi sa kabanalan, sa pagtuklas at pagkilala kay Jesus. Ika nga ni Santo Tomas de Aquino, "To one who has faith, no evidence is necessary. To one without faith, no evidence is possible. Hanggat ang bawat isa ay may pananampalataya sa Diyos, tiyak na malalagpasan at mapagtatagumpayan ng lahat ang anumang unos at pagsubok." Bahagi na ng paglilingkod ng bawat isa sa parokya ay ang pagtulong sa kapwa nangangailangan. Isinasagawa ang iba't ibang proyekto upang maisakatuparan ang layuning ito. Naging aktibo po kami sa pagtulong, lalo na po sa mga nangangailangan. Ang sa pagkakatanda ko po, nung kami po ay nagkaroon ng kapistahan, ay nag-create po ng scholarship program. Isa ko sa mga produkto ng programa noon ng parokya, yung scholar ni Santo Tomas. Nung nakapasok ako dito sa scholar ni Santo Tomas, sobrang laki nung naitulong niya sa akin sa pag-aaral, hindi lang sa sarili ko, kundi pati na rin sa pamilya ko. Hindi lamang financial yun na ibibigay sa'yo. So, mas nahubog din yung pananampalataya mo dahil dito sa programa na to. Nagkaroon din naman po kami ng medical mission, ng mga bloodletting. Nagkaroon din po kami ng every Christmas po, meron po kaming gift-giving na kung saan naghanap po sila ng mga 15 pamilya na magiging beneficiary po ng aming mga nakalap. Sa aming bayan, marami sa aming mga parishioner na handang tumulong at sinasagawa ito para sa mga mahirap. May mga kumpanya rin pong mga establishmento na nagbibigay ng donasyon. Sa kasalukuyan po, may konti rin naman pondo ang Ministry on Social Services at ito po ay sa pamumuno ng aming Cura Paroko. Naging aktibo rin po ang ating mga youth sa pagpupunta po sa mga iba't ibang barangay. Nagbabahagi po sila ng kanilang kaalaman, nagtuturo po sa mga bata na wala pong kakayahang makapunta sa eskwelahan. Ang lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil sa kagustuhan ng bawat isa na matugunan ng pangangailangan ng ating kapwa. Marami na ang natulungan at sa patuloy na pagpapala ng Panginoon sa ating parokya, hanggat may kakayanan, patuloy ang pagpapaabot ng biyaya. Ang parokya ni Santo Tomas de Aquino ay tahanan para sa bawat isa. Ang simbahan na kung saan pagbabalik loob, pagmamahal at pananampalataya ng lahat ang naging pundasyon kung kaya't nananatiling matatag sa paglipas ng panahon.
Sa tulong at biyaya ng Panginoon, patuloy na nakakamtan at napakikinggan ng mga parokyano ang mga mabuting aral na hatid ng Diyos sa gabay ng simbahan, ang parokya ni Santo Tomas de Aquino.